Hi. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakoni at hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Igalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahitaasan at sa lupay kapayapaan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin.
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay inyong binibigang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak mo. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagindapating maging tagapagmanang kaniyang katambal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapahamalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa, at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat ang salig sa katarungan.
Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daidig, sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, Poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinman mga Diyos na ginawa. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksiyan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw na karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbabagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kaniyang mukha at pumuting parang busilak ang kaniyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y
may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang po natin ang pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Kaya nga ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol dito sa maluwalhating salaysay ng pagbabagong anyo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ano po ba ang kahalagahan nito sa ating mga pang-araw-araw na buhay? Pero mahalaga po na mapalalim natin ang salitang transfiguration. Ito po yung direktang translation in English ng pagliliwanag sa bagong anyo. Ang salitang transfiguration po ay nanggaling sa wikang Latin na transfigurare, na ang ibig sabihin pagbabagong anyo o kung minsan ay lumampas pa sa orihinal na anyo. At ito po yung naganap sa ating ebanghelyo. Ipinakita ni Jesus ang kanyang tunay na anyo. Maliwanag pong narinig natin kung paano nagliwanag ang damit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na parang busilak na puti at nagniningning ang kanyang mukha na parang sikat ng araw. Nagpakita din sina Moises at Elias na nangusap sa kanya at nakasaksi sa pangyayaring ito ang tatlong malapit na apostol ni Kristo na sina San Pedro, Santiago at San Juan. Pagkatapos naman noon, nililiman sila sa isang alapaap at may tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala silang kasama maliban kay Jesus. Alam po ninyo, sa pagbabagong anyo na ito ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, ipinahayag dito na si Kristo ay tunay at totoong Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos ng langit. At siya rin ang Diyos ng lahat ng tao at ng buong sanlibutan. Siya ay banal na Panginoon. Sa paggaan yung tao ng Diyos, si Hesukristo ay nagpakababa at namuhay kagaya natin. Ito ang dahilan
kung bakit laging nananalangin sa Diyos Ama ang ating Poong Jesus Nazareno. Dahil sa tuwing siya ay nagdarasal, napapatunayan ang kanyang pakikiisa sa Diyos Ama. Doon din ay narinig natin sa Ebanghelyo ang papel ni na Elias at Moises upang ipahayag na si Jesus ang kaganapan ng kasulatan at ng mga propeta. Dahil dito, si Jesus ay nakahandang magtungo sa Jerusalem upang pagdaanan ang kaniyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. At ang kamatayan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng kaniyang muling pagkabuhay. Inialay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang lahat-lahat sa kanya dahil siya ay umiibig. Uulitin ko po, inialay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang lahat-lahat sa kanya dahil tunay siyang umiibig. Alam po ninyo, may isang napakagandang lyrics ng isang awitin na pinamagatang Mabuhay sa Pag-ibig. At ito yung sabi dito, ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na hindi nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay na walang pasubali, na ibigay ko na ang lahat. Magaan na ako ngayong tumatakbo. Dukha man ako sa lahat. Ang tanging yaman ko ay ang mabuhay sa pag-ibig. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang tunay na umiibig, nagliliwanag. Uulitin ko po, ang tunay na umiibig, nagliliwanag. Ang tunay na umiibig, nagbabago tungo sa kabutihan at kabanalan. Ang tunay na umiibig, nagbabago ng anyo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ang tunay na umiibig, nagbibigay na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ituring man tayong mga dukha sa mundong ito, pero kung tayo ay nabubuhay sa tunay na diwa ng pag-ibig, tayo ang pinakamayaman sa paningin ng Panginoon. Uulitin ko po, ituring mang tayong dukha ng mundo, pero kung tayo ay nabubuhay sa tunay na diwa ng pag-ibig, tayo ang pinakamayaman sa paningin ng Panginoon. At dahil ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay ang bukal ng pag-ibig at awa, hinahamon tayo sa ating Ebanghelyo na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Lagi ko po itong ibinabahagi. Ang pagbabago, hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, at hindi sa isang taon. Ang tunay na pagbabago dapat ngayon. Sumunod tayo sa kalooban ng ating Diyos at makinig sa kaniyang salita. At ang kaniyang salita ay walang iba kundi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Siya ang salitang nagkatawang tao. Makinig tayo sa kaniya sa pamamagitan ng pagninilay ng mabuting balita ng kaligtasan at pagtanggap sa kanya sa banal na Eukaristiya. Isabuhay natin ang kaniyang mga aral sapagkat ito ang magbibigay ng tunay na direksyon sa ating mga buhay. Uulitin ko po, isabuhay natin ang kaniyang mga aral
sapagkat ito ang magbibigay ng tunay na direksyon sa ating mga buhay at sa ating paglalakbay sa daigdig na ito. Naway maranasan natin ang tunay na pagbabago ng ating puso, kalooban at pag-iisip upang tayong lahat maging karapat-dapat na itanghal sa kanyang kaharian sa langit. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung gusto mong magliwanag, umibig ka, magmahal ka ng tunay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po tayong lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa kaniyang pagbabagong anyo, ipinakikita ni Jesus ang kaluwalhatiang maaari nating makamit kung susundin natin siya sa pagtahak ng daan ng sakripisyo at paghahandog ng sarili. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Para sa simbahan ang iyong sambayanan. Gabayan mo nawa kami upang manatiling tapat sa iyong salita. Sa harap ng mga pagtuligsa at pagsubok, manalangin tayo. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan at pamahalaan, liwanagan mo nawa ang kanilang isip upang magawa nila kung ano ang mabuti, tama at nararapat. Bagamat ito'y may kahirapan, manalangin tayo. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Para sa kabataan, akayin mo silang lumapit at makinig sa iyo. Panibaguhin mo sila sa pamamagitan ng mga mas nakatatanda sa kanila, silang handang maging modelo ng pag-ibig at matiwasay na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Para sa mga yumao, akayin mo sila sa iyong walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Panginoon, pukawin mo ang aming mga puso at gawin kaming bukas sa iyong biyaya. Tulutan mo kami ng pagpapakumbaba upang manatili kaming tapat sa iyo at sa iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Oh,
sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparam nawa sa sinag niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangamba't takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito inilahad niya sa kaniyang sambayanan ang maliliwanag ang tanang kaniyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang subong
Ngayon po ay St. John Marie Vianney Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection. Ito po ay pangtutulong natin sa patuloy na paghuhubog ng ating mga kaparian na programa ng CBCP, Commission on Clergy. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpapago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.